Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan.
Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, 'Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?' Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, narinig natin ang pananampalataya ni Abraham, ang pananalig ni Abraham, ang ginawang halimbawa ni San Pablo. At dahil sa kanyang pananalig, matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nagtiwala si Abraham, buong pananalig ang ibinigay ni Abraham sa Diyos. Hindi siya nagduda, bagkos
buong tiwala at pagpupuri ang ibinigay niya sa Diyos. Mga kapatid, alam ninyo, sa buhay namin, sa buhay natin, marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Marami tayong mga problema na tila ba nagkapatong-patong na. Ang daming pinagdadaanan na tila hindi na maubos-ubos. Nabibigatan sa mga pasanin sa buhay. Sunod-sunod na ang dumarating na pagsubok. Ang iba, nahihirapan makahanap ng trabaho. Ang iba, problema sa pamilya. Ang iba naman, may sakit. Ang iba, nahihirapan sa pag-aaral o kaya naman ay hindi makapag-aral. Ang iba, kinakapos sa pera at wala ng panggastos sa araw-araw. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng hinaharap na problema. Ang tanong, paano mo ito hinaharap? Paano mo pinagtatagumpayan ang mga suliranin na ito? Nawa, makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. God is truly at work in our lives. He touches us. He transforms us. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Tunay at tapat ang Diyos sa Kanyang pangako sa atin. Kaya nga, huwag tayong mag-alinlangan. Ibigay natin ang ating buong tiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala at pananalig ni Abraham. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Minsan madali tayong panghinaan ng loob. Minsan dahil hindi ang gusto natin ang nasunod, madali na tayong sumusuko. Kaya nga, magandang tanungin natin ang ating sarili, hinahayaan ba natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay? O tayo na ang nagiging Diyos-Diyosa ng buhay natin? Tayo ba ay sa Diyos nagtitiwala? O sa sarili nating lakas ang ating tiwala? Kasi mga kapatid, magandang alam natin ang papel ng Diyos sa buhay natin. Magandang malinaw sa atin kung sino ang Diyos sa buhay natin. And once we know God's role in our life, we will let Him work in our life. We will let Him touch our life. We will have faith in Him, and we will let God be God in our life. Hayaan natin maging Diyos ang Diyos sa buhay natin. And as we let Him be God in our life, let us put our faith in Him. Let us put our trust in Him. Let us accept and acknowledge that God is truly working in our behalf. Just be patient, persevere, and keep entrusting God. Put your hope in God alone, because God will never fail us. God will never abandon us. Naalala ko yung isang pelikula sa Metro Manila Film Festival. Ang pamagat ay Tanging Yaman. At sa isang eksena sa pelikulang ito, nagtanong si Shaina kay Gloria Romero, "Lola, hindi ho ba siya nalilito?" "Sino?" Sabi ni Shaina, "Ang Diyos po." Tapos sumagot si Gloria, "Nalilito saan? Pagsabay-sabay pong nagdadasal ang mga tao, tapos iba-iba pa po ang hinihiling natin. Lahat po ba tayo naririnig ng Diyos?" At napakaganda nung tugon ni Gloria Romero, "Kahit yung hindi binibigkas ng ating bibig at yung mga lihim na dinadaing ng ating mga puso, naririnig niya yun. Kunwari, ikaw, alam ko, paglabas natin sa simbahan, di ba gusto mo ibili kita ng lobo?
Nagulat si Saina. Sabi ni Saina, ha? Paano niyo po nalaman? Tapos sabi ni Gloria, kasi mahal kita. Kahit di mo sabihin sa akin, alam ko kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Ganoon din ang Diyos, alam niya kung ano ang makapagpapasaya sa atin dahil mahal niya tayo. Kahit anong hilingin ko, ibibigay niya? Tanong ni Saina. At sabi ni Gloria, kung ito ay makakabuti sa iyo, ngunit kung hindi, bakit niya ibibigay? Minsan, dahil sobra tayong apurado, akala natin hindi tayo dinidinig ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, matutunawa tayong ibigay ang buong pananalig sa Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang daing ng ating kalooban. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ang focus natin ay ang Diyos at hindi ang kayamanan. Tulad nga ng sinabi sa ating ebanghelyo ngayon, ang buhay ng tao ay hindi sa laki ng yaman. Hindi sa yaman nasusukat ang buhay ng tao. Kaya nga sa Diyos natin ilagay ang ating tiwala at hindi sa kayamanan. Hindi madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Ngunit ang kabutihang ipinapakita natin sa kapwa ay sumasalamin ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga, huwag tayong magsawa na magtiwala sa Diyos at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sapagkat kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na mapagmahal at maawain ay laging nasa iyong piling. Mga kapatid, magtiwala at manalig lamang tayo sa Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga ubispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan.
ang mga yumao, naway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik nating banggitin ang ating mga panalangin. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayi ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, San Beda, San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Matiyagang mag-
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization. At samahan po ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na Oktubre 24, 2023, araw po ng Martes. Bukas na po ito, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang tema ay Arkham Translation Roadmap. Isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Padre Jason H. Laguerta, Parish Priest po ng St. Mary Goretti Parish, United Nations Avenue, Paco, Manila. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Jesus Nazareno.
Nazareno, niluluwalhati ka na.